Hello, ka-fast forward! So actually, ang video natin ngayon is i-compare natin ang difference between an e-bike at saka yung electric scooter. So, maraming mga videos actually na napapanood natin pero wala pa akong nakitang comparison between yung Kugoo Kirin V1 versus yung Xiaomi 3 scooter. So, kumbaga, bear with me kasi hindi ako eksperto sa paggawa ng video ng comparison. Pero I make a point na maipapakita ko sa inyo yung difference between the two. Kumbaga, after this video, ibibigay ko sa inyo yung kung ano yung para sa akin yung mas okay. No? Pero hindi dahil mas okay sa akin ay yun na rin yung mas okay sa inyo. So depende kung paano nyo gagamitin at saan nyo gagamitin. So una sa lahat, ang pag-uusapan natin is yung yung range niya. Pagpalagay na lang natin yung range niya, no? So actually, ito mas mahaba ito. Mas mahaba ang range niya kasi pwede siyang umabot ng up to 45 kilometers, no? Ang range niya. Samantala, ito, ang range lang to aabot lang siya ng 30 kilometers. So, ang primary na kwan natin dito, pag-uusapan natin, is yung comfort. Kung tutuusin, pareha sila komportableng gamitin. Yun nga lang, in terms of security, parang feeling ko, mas secured ako dito. Kasi more balance. Tsaka kung mas sanay tayo mag-bike o mag-motor. So, kumbaga, it's closely. Yung experience is mas malapit siya dito. Pero, kung ang pag-usapan naman is yung portability. Kunwari, galing ka sa bahay, magagaling ka sa fourth floor, second floor na walang lift, no? So, syempre, mas madali mo itong dalhin pababa ng hagdanan kasi mas magaan siya compared dito. Kasi, ito yung difference nila, yung weight. Isa pa na difference nila yung weight. Ito, it weighs only about 13.5 kilograms. Samantala, ito, itong Kugoo Kirin V1, nag-weigh siya ng around 18 kilograms. So, a difference of 5 kilograms, medyo may kabigatan. Tapos, sa loob ng train, kung tayo ay nag-commute pa rin, no? Kung isasakay natin ng train, so ito yung mas pinipili ko na dalhin talaga kung isasakay ko sa train or sa buses. Pero when in terms yung sa kanyang bilis, ito yung sa mga kagaya ko na love speed, so ang mas pinipili ko talaga ito. Bakit? Ang maximum speed nito, no, yung without pedaling, yung kumbaga electric, pure electric lang siya, maabot siya ng 45 kilometers per hour. So, samantala ito, ang stock speed nito is up to 25 kilometers per hour. So, imagine nyo yung difference niya. Parehas na stock siya. 45 kilometers, ito, 25 kilometers. Kung if you love speed kagaya ko, mas gugustuhin ko to. Bakit? Kasi syempre, mas maaabot natin yung papuntahan natin ng mas mabilisan. However, eto naman, very comfortable siya compared sa mga ibang nasubukan ko ng mga scooter. Kasi kahit single-handed siya, okay lang din. Pero, gaya ng sabi ko kanina, I feel more secure dito. Kasi kahit single-handed siya, hindi siya nag-wiggle. Kumbaga, andun pa rin yung balance. Kaya mas sa akin ha, at my own point of view, kung sa comfort, security, at saka sa layo ng napupuntahan ko, dito ako. Pero kung when in terms yung comfortability sa pagdadala nito, no? Yung portability, mas gugustuhin ko din to. So kaya gaya ng sabi ko kanina, depende kung ano yung kung saan nyo siya gagamitin. So depende pa rin. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo yung features niya bawat isa. Okay, sige. Lapit. Ayan. So first, parehas sila, eto muna tayo. Pag-uusapan muna natin ang Kugoo Kirin V1. Okay, so actually, ulitin ko lang po, yung max speed nito is 45 kilometers. 45 kilometers per hour at full charge. Tapos,
yung range nito for a full charge, aabot siya ng up to actually hanggang 45-50 kilometers, no? Tapos ang charging time nito is sa mga 5 to 6 hours full charge. From 0 to full charge, 5 to 6 hours lang siya. And then yung inclination, syempre sa lahat naman talaga pag nag-incline yung ano mo, yung route mo, medyo babagal siya. So okay siya, nasusustain niya up to 15 degrees yung inclination niya. And actually IP54 siya. So hindi siya ano, waterproof, pero quite meron din siyang resistance sa splashes ng mga water. Oo. Yan, ipapakita ko pa. Ito, foldable to ah. Tingnan niyo. So paano yung mechanism ng kanyang pag-fold? Ganito siya. So dalawang kwan lang, dalawang step. So una, i-unlock natin to. Tapos ipupush lang natin yan, tapos ipo-fold. So ito lang yung bagay na napu-fold sa kanya. Okay? Kasi yung body niya is uni, iisa lang yan. So ang napu-fold lang talaga is itong kanyang manubela. At battery wise, no? Ang battery nito is 48 volts, no? 48 volts, 7.5 ampere. So mababa yung ampere niya. Okay, kaya medyo ang concern natin dito is yung pagdi-discharge niya. Yung full charge niya is aabot siya ng 45 to 50 kilometers. So comfortable siya. Bakit? Yung seat niya may foam, malambot, tapos may spring pa siya dito. May shock siya dito. Okay. Ang size ng kanyang tires ay 14 inches. So 14 inches both side, front and the back is 14 inches yung tire niya. Tapos dual disc brake na rin po siya. Kung titignan niyo to, yung front niya disc brake pa rin siya. Yan, disc brake pa rin. Tapos ito, disc brake pa rin siya. So actually sa mga lover speed, ito maganda ito kasi nga ulitin ko, aabot ito ng 45 kilometers per hour. Stock po yun, hindi pa yun nagalaw. So yan, ang maganda dito sa magkana SM niya, ipapakita ko sa inyo with key. Yan, lapit para makita ito. Para i-open natin to, kailangan natin ng susi. Isusi siya. Okay, so susuhin natin. Tapos mayroon tayong power button dito. So kahit sinusi mo, kung hindi mo siya pina-power on, hindi siya mag-a-appear kung ano yung level ng kanyang voltage or yung kanyang battery level. So kailangan mo muna natin i-push itong power button. Yan. Tapos nakikita nyo po, yan, nakatatlo na lang po yung level ng kanyang battery. Susubukan natin. Yung
syempre yung distance, kasi yung Xiaomi Pro Duo pwede siyang umabot ng 40 kilometers. However, itong Xiaomi 3, ang range lang po niya is up to 30 kilometers. Okay? So, yun yun. Bale, ang maganda din dito, ang upgrade niya is, tignan nyo, itong folding mechanism niya. Okay? Yung Xiaomi Pro Duo is yung itiplis mo siya kagaya ng ating Kugoo Kirin. Pero ito na kasi, meron siyang ito, button dito. So, ipu-pull up mo lang siya, tapos pull down, and okay na siya. So, I think yung kwan niya, mas safety. Mas secure. Okay? So, mas secure siya. And, yan. Ngayon, ang isa pang upgrade niya is ito. Tingnan nyo. Ito yung major upgrade na gustong-gusto ko. Itong brake niya. Itong disc pad brake niya. Kasi, double disc pad siya. Hindi siya yung kagaya ng Pro Duo na isa lang. Na kumbaga, pag hard brake mo siya, nagsiswing siya to the right. Kasi nga, iisa lang yung nagpo-push na pad. Iisa. Pero ito kasi, double siya. So, gitna pa rin siya. So, there's no way na mag-wiggle siya pag nag-hard brake ka. So, ito yung nagustuhan ko. Tapos, pag pitik mo ganun, konti lang, nag-brake na siya. Kaya, mas malakas ang braking mechanism nito compared sa Pro Duo. So, isa pa na pag-usapan natin is, syempre, yung weight nito is around 13.5 kilometers. Okay? Tapos, yung tires niya is 8.5 inches lang. So, ang braking mechanism niya, mayroon tayong disc pad, disc brake sa likod. Tapos, sa harapan is yung ABS, automatic braking system. Baga electric ha, electric siya, braking system niya. Tapos, actually, overall, gusto ko siya. Gusto ko siya when in terms sa portability, kasi madali mo siyang bitbitin. Magaan siya. Magaan siya. So, ito simple lang. Pag in-open natin, actually, ito ngayon, hindi na siya yung stock speed niya. Ang stock speed niya is aabot lang siya ng 25 kilometers per hour. However, ang ginawa ko kasi, mayroon akong kunting manipulations na ginawa. Kaya ito, aabot na siya ng up to 33 kilometers per hour. So, ngayon, dahil konti lang naman ang feature nito, konti lang yung pag-uusapan natin dito, pero syempre, papakita ko sa inyo yung kanyang takbo. Para magawa natin, ma-activate natin yung turbo system niya, kailangan munang i-press yung brake bago yung power button. So, ibig sabihin nun, naka-turbo system na siya. Pwede na siyang umabot ng up to 33 kilometers per hour. Kasi kung hindi on, ibig sabihin up to 25 kilometers per hour na. Okay, sige, tara! Ganun kalakas yung brake niya. Kaya ako talaga, feeling ko safe ako dito pag nagbe-brake ako. Kasi nga syempre makapit siya. Although yun, kahit sabihin natin dual disc brake siya, front and back, yun nga lang, single pad lang kasi siya. Kaya medyo may wiggle pag nag-hard brake tayo. So, napag-usapan na natin yung individual differences nila. Gaya lang sabi ko, if speed ang number one sa'yo, go for Kugoo Kirin 1. Kung safety, balance, go for Kugoo Kirin V1. Pero, kung yung portability ang pag-usapan, gaya nito, di ba? Magaan lang siya. Kahit bitlit mo ng isang kamay, go for this. Oo. In short, ito, palalaki, ito, pambabae. Okay? So, kung mayroon kayong mga suggestion na gustong malaman kung ano pa yung mga bagay-bagay na kailangan natin malaman dito, mag-comment lang po kayo at sisikapin natin makagawa ng isa pang video, no? Pag-upload sa dalawa na to. Bye-bye!